Ano-ano ba ang nagpapabigat sa iyong kalooban? Purihin ang Diyos sa papatapos ng buwan ng Enero. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kaganapan sa buong buwan, lalo na sa mga biyaya at pagpapalang tinanggap natin, sa mga answered prayers at sa mga kabutihang minarapat niyang magawa natin sa tulong ng kanyang biyaya. At humingi din tayo ng tawad sa maraming pagkakataong nagkulang tayo sa pagmamahal, sa Diyos ng higit sa lahat at sa ating kapwa. Kapestahan ngayon ni San Juan Bosco na isang pari. Kinilala siyang ama at guro, lalo na ng mga delinkwenteng kabataan. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Mautunghayan natin ang hindi pagkilala sa Panginoong Jesus ng kanyang mga kababayan, kamag-anakan at sambahayan sa ating mabuting balita ngayon. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang araw ng pahinga, nagsimula siyang magturo sa sinagoga na mangha silang lahat at nagsabi, "Ano't nangyayari sa kanya ang lahat ng ito? Saan kaya galing ang karunungang ito na ipinagkaloob sa kanya? At saan din kaya galing ang mga himalang ito na nagagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba't siya ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni na Jaime, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae?" At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Sa kanyang sariling bayan lamang, sa sariling kamag-anakan at sambahayan hinahamak ang isang propeta." At wala siyang ginawang himala roon. Ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpapatong ng kamay at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince po ng Society of St. Paul. What makes our heart heavy? Meron po akong tatlong sagot. Una, our heart becomes heavy when we have closed minds. Sarado ang isip. Kahit minsan alam nating makabubuti pero ayaw nating tanggapin o gawin. Dahil maaring masyado tayong mapagmataas o masyadong marami tayong bias. Ikalawa, our heart becomes heavy when we are attached to everyone's applause. People pleaser. Kailangan ako lagi yung magaling. Kailangan ako'y walang bahid ng kasamaan. Ikatlo, our heart becomes heavy when we have closed hands. Takot tayong magbigay. Parang laging mauubusan. Sinasabi nga, di ba? Our hands are the extensions of our hearts. Kaya kung ayaw umibig ng puso, sarado. Sarado din ang ating mga kamay. Sa mabuting balita ngayong araw, tila sarado ang mga taong nakapakinig sa mga turo ni Jesus. Sarado ang isip, kaya nga ang kanilang pagkamangha ay naging pagdududa. Ayaw malamangan, kaya busy silang pag-usapan ang mga pwedeng ipanghatak pababa kay Jesus. Sarado ang kanilang mga kamay, hahamakin at gustong saktan si Jesus. Pero po nakakagulat ang komentaryo ng ebanghelista sa mga nangyayaring ito sa ating mabuting balita. Pagkatapos daw po ng lahat, ang sabi ay namangha pa din si Jesus sa dahilan ng labis nilang pagdududa. Mga kapanalig, anong sinasabi sa atin ngayon ng mabuting balita? Hindi maikukubli ang bawat bagay na totoo at mabuti na galing sa Diyos. Walang makakapigil sa mabuting hangarin ng Diyos, kahit na ang kapangahasan ng tao. Mga kapanalig, support Paul Lines Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang bagong taon 2024 ating ipagkatiwala sa mapagpalang kamay ng Panginoong Diyos nating dakilan.